Sa PhilHealth po kasi, ang mga senior, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang mga senior po kasi hindi na po kailangan maghulog. Okay? Ang senior kasi, bali, magpapamember na lang po sila, tapos hindi na, matik po yun, once na na-hospital sila or kung ano, hindi na po nila kailangan maghulog o hindi na kailangan tingnan yung mga hulog-hulog nila. Matik po nun, member na po sila at may mga benefits na po silang makukuha sa PhilHealth kahit wala po silang hulog. Welcome back sa aming YouTube channel. Ako nga pala, ang inyong Ate Apps ng Team Chia sa Apple. Kamusta po kayo sa aming mga subscriber na nasa ibang bansa? Kamusta din po? Masaya ako at binisitan niyo ulit kami sa aming YouTube channel. Ang pag-uusapan na ang vlog natin ngayon ay tungkol sa PhilHealth kung paano mag-register ngayong 2022. So ngayon po kasi, nitong last year lang, siguro mga last quarter nitong year na to, biglang nabago yung procedure nila ng pagre-register. So, dati naman sanay na kami na nagkakaroon sila ng problema or updating kapag nagre-register. Minsan kasi yung mga pinapasa nila, bigla na lang magbo-broken link. Nangyari na rin sa amin yun, nangyari na rin sa amin kaya medyo marami kaming na pending na mga client na nagpapa-register. So, ngayon, itong last year nga, naikwento ko lang, itong last year nga, nagkaroon nga ng problema. So, nag-reply sila na hindi ka na pwedeng mag-register na lang basta. So, meron kang susundin at meron silang binigay na dapat mong gawin para makapag-register na hindi na pwede basta ka na lang mag-register. Okay, andito po kami para ituro po sa inyo kung ano ang dapat niyong gawin para po makapag-register kayo. So, base po to doon sa ginawa namin sa client namin, kung ano yung isinend nila through email, kung anong dapat gawin. So, doon lang po tayo magbe-base sa sinend mismo ng PhilHealth. Okay? Simulan na po natin. Okay. Ito po yung, itong mail na to, galing po to mismo sa PhilHealth. So, nag-register po kami online, tapos ito po yung pinaka-reply nila. So, ito po, bali, hinati ko na po siya sa tatlong sagot, sa tatlong yung tanong, okay? Actually, may isa pang bonus dyan eh. So, mamaya na lang po pagkatapos natin itong tatlong to. Okay, yung una po dito, itong unang column na to, nakalagay po dito, kung nais pong magpamiembro dahil sa requirement sa school, maaari pong itanong sa school kung pwedeng gamitin ang PhilHealth ng inyong magulang. Okay, number one yan sa list natin. Gagamitin sa school. So, ibig sabihin, minor. Minor yung... Pataanin muna natin yung tricycle. Okay. Minor yung gagamit ng PhilHealth. So, kapag minor ka, number one doon, under ka pa ng magulang mo. So, ano ba yung mga... ano ba yung minor? Di syempre, 17 pababa. Diba? So, minor ka pa, under ka pa ng magulang mo. So, yung PhilHealth ni nanay or ni tatay yung gagamitin mo. Okay? Wala naman pong kaso doon kung kasal o hindi kasal ang magulang mo. Basta, updated, independent, dependent ka ng magulang mo at nandun ka sa MDR nila. So, pwede mong gamitin yung PhilHealth nila. Okay? So, malinaw po tayo doon, ha? Sunod. Kung ito ay pre-employment, pwede niyong i-submit ang PMRF sa inyong ina-applyan. Company or employer po ang magsasumite sa amin ng inyong application form para sa PhilHealth number niyo dahil ito po ay obligasyon nila nakasaad sa revised IRR of National Health Insurance Act of 2013. Okay. Medyo pasimplihin po natin ng konti kasi parang medyo komplikado ba? Okay, ganito. Pasimplihin natin ng konti. Una, kung magtatrabaho ka at kailangan mo ng PhilHealth, sabi dito, mag-fill up ka lang daw ng PMRF. Tuturo ko din po sa inyo later kung paano pipila pa ng PMRF at kung ano nga ba ang PMRF. Okay,
So, isasubmit mo sa kanila yung PMR app na yun at sila na yung mag-provide ng PhilHealth number mo. Kumbaga, sila na yung magpa-process ng PhilHealth number mo. Okay, kasi sa kanila ka magtatrabaho. At obligation daw po talaga yon ng pagtatrabahuhan mo na gawan ka ng PhilHealth number. Okay. Eh, paano kapag minor? Kapag halimbawa, sabihin natin na part-time job ka, gagamitin mo yung PhilHealth number ng nanay mo, ng tatay mo? Siyempre hindi, PhilHealth number mo. Doon ka, hihingi, bali ang mangyayari noon, mag-fill up ka ng PMRF at ilalagay mo doon kung anong edad mo, siyempre, mag-fill up ka, di ba? So, sila na yung gagawa, sila na yung magpapasa noon para sa'yo, para magawan ka nila ng PhilHealth at mag-grant naman yun kasi under ka naman ng pagtatrabahuhan nila at dapat PhilHealth number mo talaga yung gagamitin mo dahil ikaw na mismo yung magtatrabaho. Okay? So, yung para po yun sa minor ha, so hiniwalay ko po siya para sa minor at hindi sa minor. Okay? Para medyo hindi po kayo masyadong malito. Okay? Ano nga ba ang PMRF? Okay. Ito po ang PMRF. Ito po yung ipapasa natin sa pagtatrabahuhan natin. Ano bang meaning ng PMRF? Hindi ko po yung pinapisado. Ito lang po. Basahin na lang po natin. PhilHealth Member Registration Form. Yan po ang PMRF. Okay. Turuan ko na rin po kayo kung paano nyo mapipita pa ng maayos ang PMRF. Doon po sa first, dito po sa unang, sa unang column nito. So, i-checkan nyo lang po yung registration kasi bago lang po kayo. So, registration po yung kailangan pilapan. Sunod, last name, first name, middle name. Yung sa inyo po yung susulat nyo dyan, ha? Okay. So, dito po sa mother's maiden name, at pangalan po ng nanay nyo sa pagkadalaga. Okay, yan po ilalagay niya. Kung may kasal po, kung kasal po kayo, kailangan po ito legal ha. Okay. Kung kasal po, ilalagay po dito ang pangalan ng asawa. Tanging kasal lang po ang pwedeng ilagay. Okay? Sunod, birthday niyo po. Month, date, year. Place of birth, saan po ipinanganak. Kung ano pong kasalian, male or female. Civil status, single, married, at kung ano pa man po, kung ano man po yung status nyo. Okay? Citizenship, Filipino. Depende po sa inyo kung foreigner po ba kayo o ano. Okay? Sunod, so sa address po natin, meron po dito nakalagay na permanent home address at mailing address. Okay? Paliwanag ko yan. Ano nga ba pagkakaiba ng permanent sa mailing address? Okay. Permanent address, kunyari ganito, pinanganak ka sa Batangas, kunyari, tapos andun yung nanay at tatay mo, dun ka talaga totally nakatira. Bigla ka nagkatrabaho dito sa Laguna Technopark. Kunyari lang po, bigyan ko lang po kayo ng example ha. So, permanent address mo is Batangas. Bakit may mailing address? Kasi dito ka nagtatrabaho. Pwedeng nagbo-board ka dito, o pwedeng nandito yung kaibigan mo, dun ka nakatira sa kanya. So, kailangan, once na nag-mail si PhilHealth, dun sa mailing address ang bagsak, hindi dun sa permanent address mo. So, depende na lang po kung gagamitin nyo siya parehas o pag-iibahin nyo. So, pinaliwanag po lang po sa inyo kung ano pong pagkakaiba ng permanent address at ng mailing address. Okay? Sana po medyo malinaw po yung naibigay kong konting pahapyaw na information. Okay? So, lagay nyo po. So, zip code, kapag hindi nyo po alam ang zip code nun, Google nyo lang po. Libre naman po yun. Okay? So, mobile number, pwede po dito sa home number, pwede dito na lang po kayo sa mobile number maglagay. Actually, may nakalagay na po dyan required. So, kailangan po talaga may mobile number, updated na mobile number po ang ilalagay nyo dyan. Okay? So, ito. Dito po tayo sa declaration of dependent. Kung meron po kayo dependent, pinaka-dependent po kasi niya na mangyayari niyan kung meron na po kayong anak. Okay? Kung may anak na. Anak niyo po talagang sarili, ha? Okay, kasi matik to, kapag walang nakalagay dito at dalaga ka, ang number one na dependent mo, nanay at tatay mo. Siyempre, una muna si nanay. So, kung may dependent pa po kayong iba, kung halimbawa wala naman kayong anak, hindi na po kailangan pilapan to kasi andito na po si nanay sa itaas. Okay? Kung halimbawa may asawa naman po kayo, hindi na rin po kailangan ilagay dito yung asawa nyo kasi andito na po si spouse sa taas. Okay po? Sunod. So, dito po sa member type na to, wala na naman po kayong dapat fill upan dyan. Sila na po ang bahala dyan na mag-fill up yung pagtatrabahuhan nyo. Sila na po bahala. Basta sa inyo po, ay yung mga information nyo lang po na ilalagay nyo. Tamang information lang po ang dapat ilagay. Kasi, isa po pala,
ang dapat niyo pong ilagay dito ay kung ano ang nasa birth certificate niyo. Kasi kapag hindi po magkatugma ang birth certificate niyo at ang PMR na ipapasa niyo, magkakaroon po kayo ng problema kapag magki-claim na kayo ng kahit anong klaseng benepisyo sa PhilHealth. Mali ang spelling, mali ang ano. Kaya kailangan po, tama po ang birth certificate at tama din po ang spelling nyo sa PMRF. Number one, yung pong unang-unang tatandaan yan. Huwag na huwag po kayong magkakamali, lalong-lalo na sa PhilHealth kasi kayo rin po ang maghihirapan. Once na mag-remit kayo ng kahit anong klase pong may bibigay po ng PhilHealth sa inyo. Okay? Sunod. Okay, ito naman po yung second page ng PMRF. So dito, ang pinakapipilapan nyo lang naman po dito ay yung member's signature over printed name. So pangalan nyo po muna, full name nyo po, at pirma nyo po sa ibabaw, at date kung kailan nyo po siya pinilapan. Okay? Nakalagay naman po dito, kung magta-thumbs mark po kayo, kapag hindi naman po kaya magsulat, pero hindi ko kaya naman po. Just in case lang po, okay? Ano lang po. So, yun lang po yung para dito sa second page. Wala naman iba. Then, submit nyo na po sa pagtatrabahuhan nyo. So, yun po yung bagong procedure para mag-register sa PhilHealth ngayong 2022. Okay. So, ito pa, yung sabi ko kaganina nga pala, may isang bonus. Okay. Bonus. Tungkol naman po sa mga senior citizen. Kasi, nangyari, may mother po kasi ako na nasa Valenzuela. So, ang problema, dito siya sa akin naka-mailing address kasi nagtatrabaho lang naman siya, nagbo-board lang naman siya sa Valenzuela, doon siya nagtatrabaho. So, yung pinaka-permanent address niya ay sa akin. So, ang problema ko, paano ko siya ikukuha ng senior ng PhilHealth senior PhilHealth, wala siya. Okay, so nagtanong ako mismo sa PhilHealth. Nag-inquire ako dyan sa May Robinson Galleria. So, sa PhilHealth po kasi, ang mga senior, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang mga senior po kasi, hindi na po kailangan maghulog. Okay? Ang senior kasi, bali, magpapamember na lang po sila, tapos hindi na, matik po yun, once na na-hospital sila or kung ano, hindi na po nila kailangan maghulog o hindi na kailangan tingnan yung mga hulog-hulog nila. Matik po nun, member na po sila at may mga benefits na po silang makukuha sa PhilHealth kahit wala po silang hulog. Okay, yun po yung isang advance benefit ng mga senior citizens natin. Okay, so sa case po ng nanay ko kasi, so wala siya dito, ang sabi sa akin ng agent ng PhilHealth, kailangan ng authorization letter galing sa kanya at ID niya at ID ko kasi ako yung representative niya. Pwede naman po yun kasi anak naman niya ako. So, okay lang na ako yung magpa-process nun. So, yun. Ang kailangan lang po dun ay number one na requirements po dun ay birth certificate saka ID niya at ID ko na as representative niya. Okay. Kung halimbawa ang mga senior citizen nyo or mga lola nyo or mga nanay nyo ay kasama nyo naman, so, pwede po kayong dumiretso sa pinakamalapit na PhilHealth branch sa inyo at i-register nyo po sila. So, pwede rin naman po magpa-print na po kayo ng PMRF or pwede rin naman po kayong kumuha na ng PMRF mismo sa branch ng PhilHealth na pupuntahan nyo at doon na kayo mag-fill up. Make sure lang po na may dala kayo na valid ID ni nanay or ni lola at birth certificate po, PSA birth certificate po ni nanay o ni lola or ni lolo. Okay? So, kailangan may mga dala po kayo ganun para hindi na po tayo pabalik-balik. At para pagdating naman po doon, hindi sayang yung pagpunta natin. At meron pa nga po palang isa. Kailangan po may dala kayong 1x1 picture. Kasi alam ko, once na nag-register ka na, baka ibigay na po yung ID. So, kailangan po may kopya, meron po kayo ibibigay sa kanila na 1x1 picture para doon po sa ID. So, meron separate pa po yung picture na yun na ilalagay nyo po dito sa doon mismo sa ID nyo at yung ibibigay nyo po sa kanila. Okay? So, ito pa po. May nalimutan nga pala ako dun sa kaganina. Balikan natin. Ito nga pala yung pangatlo. Okay. Kung nais pong magmembro dahil nais lang magka-PhilHealth ID, ito ay hindi pinapayagan. Dahil mawawala kayo bilang dependent ng inyong magulang at dapat nang magsimulang maghulog o contribution kada buwan ng halagang 300. Okay.
Ito pong last part na to na sinasabi na to ay tungkol para po to sa mga self-employed or gusto mo lang maghulo o gusto mo lang maging member ng PhilHealth na hindi ka naman nagtatrabaho. Okay, na hindi ka nagtatrabaho, kumbaga sariling hulog mo lang. Hindi ka sakop ng kahit anong klaseng trabaho or agency, ganun. Or sabi natin may business ka or sabi natin ganun. O ganun, o kaya pensyonado ka. Okay, hindi yung pensyonado na SSS or something na ano, kumbaga pensyonado ka ng magulang mo or something, pero gusto mo na PhilHealth member ka. So ito no. So ito, ang tinatawag, kadalasan tawag dito is self-employed. A voluntary contribution. Okay, yun po yung tinatawag na gantong term. Okay, dito po, ang tema naman po nito, ganun pa rin naman. So, pupunta ka mismo sa PhilHealth, magpipill up ka ng PMRF, katulad nung nasabi ko kanina. Kaso, ang pagkakaiba nito, dun sa under ka ng trabaho, ikaw mismo ang magpoproseso nun. Pupunta ka sa kanila, magpapasa ka ng PSA birth certificate, magpapasa ka ng ID, kung anong available mo na ID, at ikaw na mismo yung magpa-process nun para sa'yo. At isa pa, maghuhulog ka ng 300 para sa isang buwan. Ang pagkakaalam ko po kasi sa ngayon nga 300, pero pwede mo siyang bayaran yata ng per first quarter. Halimbawa January, February, March, sa tatlong buwan 900 po yun. Okay, so pwede ang ano, pwede rin, tingin ko pwede rin naman pong isang buwan lang para magkaroon, para maging member ka na ng PhilHealth at makakuha ka na ng ID. Pero kailangan po yun, idire-diretso mo yung hulog mo. Okay? Para naman po maging, para kung sakasakaling darating man yung pagkakataon na gagamitin mo si PhilHealth, ay meron naman pong, magagamit mo siya ng maayos kasi may hulog siya. So, kailangan updated po. Hindi po porket na member ka na ni PhilHealth, naghulog ka na ng isang buwan. Halimbawa, nangyari, January, nag-member ka, naghulog ka, February, March, April, May, June, July, no hospital ka, huwag naman po sana, July, no hospital ka, ay hindi ko po pwedeng gamitin ng PhilHealth noon kasi isang beses ka lang po naghulog. So, ang mangyayari po noon, kailangan nyo pong hulugan yung mga previous months para po magamit nyo po si PhilHealth. So, ganun po yun. Okay? Konting information lang din po yun. So, medyo malawak-lawak pa yun. So, pwede naman po natin itakal yun sa susunod na mga vlog natin kung paano po yung mga tamang pagbabayad sa PhilHealth. So, wag na po dito. Masyado nang hahaba yung vlog natin pag inano pa natin yun, kapag kinlarify pa natin yung mga ganung bagay. Okay. So, yun po. Sana po, nakatulong po kami sa inyo sa simpleng pagtuturo namin sa inyo kung paano po ang mag-register ngayong taon sa PhilHealth, para baga sa sarili nyo, alam nyo na rin po kung paano nyo gagawin. Okay? Maraming salamat po sa pakikinig, at hanggang sa muli po sa susunod pa po naming vlog. Don't forget to like and subscribe to our channel. Maraming salamat po sa panonood.